Napakadali nga po mga idol na kumalat sa social media ang balita na balak ng Houston Rockets na i-trade ang kanilang batang superstar na si Jalen Green. Kahit man, napakaganda ng performance nito last season sa pag-a-average niya ng 19 points per game, balak para naman nga siyang ipamigay ng Houston sa ibang kupunan sa kagustuhan nilang maging contender na. At kasabay ng paglabas ng ganyang klaseng balita, nabanggit na rin naman na isa ang Miami Heat sa mga interesado sa kanya. Yes, mga idol, mismong si Coach Eric Spoelstra ang nagsabi na hihiwagaan siya kung gaano pa kalaki ang potensyal ni Jalen Green. Sa kabila nga po ng edad nito, nagdodomi na nga agad siya at kapag nagabayan pa ito ng maayos ng kultura ng Miami, mas dadami pa nga po ang kanyang magagawang achievement at pwede pa nila siyang magamit bilang bagong mukha ng prangkisa. Ngunit hindi rin naman magiging madali kung kukunin ng Miami si Jalen Green. Gayong kailangan nga po nila ditong isakripisyo si Jimmy Butler na siyang hinihinging kapalit ng Houston Rockets. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Sa kabilang banda, ikinumpirma nga po ni Jovan Bohan ng The Athletic, hindi pa tinatapos ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka ang pakikipag-trade talks nito sa ibang team kahit patuloy silang nabibigo. Yes, mga idol, as of now, dalawang bagong teams ang kasalukuyan ang kinakausap nila, ang Brooklyn Nets at ang Toronto Raptors. Andito pa rin naman ang kanilang mga target pero sa dalawang teams na ito, Raptors ang mas nabibigyan nila ng atensyon gayong balak nga ng Lakers na i-offer dito si Gabe Vincent upang makuha si Bruce Brown na binabalakan nilang gamitin bilang sixth man. Nag-a-average rin naman si Brown last season ng 12.4 points, 4 rebounds, 3 assists at dahil dyan sa pagiging defensive player nito, mapapakinabangan siya lalo pagdating ng playoffs. Samantala, simula nga po ng maagang malaglag ang Team France sa FIBA World Cup last year, pinangako ng kanilang team na babawi sila sa Olympics. Sa katunayan, ginamit nga nila dito ang pinakamalakas na front court sa pagkakaroon ng literal Twin Tower ni Rudy Gobert at Victor Wembanyama. Kaya kung height lang naman ang pag-uusapan, wala nang tatalo pa sa laki ng sentro ng France. Kaya expected magdodomi na ito. Ngunit ang problema, bago pa man magsimula ang kompetisyon, binibigyan na nga agad nila ng sakit ng ulo ang kanilang mga fans matapos hindi maabot ang expectation ng mga ito kasunod ng pagkakaroon nila ng 4-game lose streak. Yes, mga idol, hindi nga umuubra sa kanilang mga kalaban ng laki ng kanilang dalawang sentro since mas pinapabagal nga nito ang pace ng kanilang opensa. Mukhang hindi nga ito magandang sinyalis para sa France lalo pat malalakas na team ang kanilang unang makakatapat kagaya ng Brazil, Japan at Germany. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.